Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito namay parang iisang taong sagot. Lahat ng iniutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar na mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa ninyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangitay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos.
Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos, tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may gagawin nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa buong linggong ito ng ika-anim na linggo ng karaniwang panahon ay muling pinaalala sa atin ang kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita. Ang salita ng Diyos ay para sa kabutihan nating lahat. Kaya pinagdidiinan sa atin ng Poong Jesus sa Sareno kung ano ang maaari nating marating sa pagsunod, pakikinig ng kanyang salita at kung paano rin o saan tayo din pupwedeng pulutin kapag nagpatuloy tayong hindi nakinig sa kanyang mga salita. Kaya nga, kung babalikan natin ang mga mensahe ng Poong Jesus Nazareno para doon sa mga taong patuloy na nagdududa, patuloy na tinatanggihan ang kanyang pagpapahayag ng mabuting balita,
Ang sabi ni Jesus sa mga taong yon, noong Lunes, lahing masama at di tapat sa Diyos. Kasi patuloy silang nagtatanong, naghahanap ng tanda kay Jesus kung totoo ba ang kanyang sinasabi, kung siya ba talaga ang anak ng Mesiyas. Kaya kahit anong sabihin ni Jesus, hindi nila ito tinatanggap at pinaniniwalaan. At ang mga taong yun, ang sabi nga ni Jesus, masama at di tapat sa Diyos. Noong Martes, ang sabi naman po ni Jesus sa kanyang pangangaral, ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Ito yung magbubuklod sa atin. Ito yung magiging daan para tayo maging ganap na kapamilya o mga anak ng Diyos. Noong Miyerkules, ang sabi naman po ni Jesus, ang may pandinig, makinig. Minsan yung problema kasi natin, di ba, na meron tayong selective hearing o selective listening o kung ano man. Gusto lang natin pakinggan yung mga gusto lang natin. At pag ayaw, madaling dedmahin, pasok dito, labas doon. Pero yung panawagan nga, sana manuot sa ating kaibuturan ang bawat salita ng Diyos. Kaya noong Webes, sabi naman sa atin, sa pagpapaalala ng kapistahan ni Maria Magdalena, kung pinakikinggan natin ang mga salita ng Poong Jesus Nazareno, magpapaalala ito rin sa atin na meron tayong misyon. Hindi dapat sinasarili kung ano man yung natutunan, ano man ang nakita at narinig natin sa Poong Nazareno. Kaya ang sabi ni Jesus kay Maria, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. At kahapon, ang sabi po ni Jesus, para sa mga nakikinig, ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito, sila'y mamumunga. May tig sa sandaan, may tiga anim na po, at may tig tatatlumpu. Ito yung nagagawa, no? Sabi ko nga kahapon, kung gusto mong umasenso, maging maayos ang buhay mo, maging masaya, pakinggan mo lang, unawain, at sundin ang salita ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa pagtatapos ng linggong ito, ito yung mga sagot din, no? Mga sagot sa tanong natin, bakit may masama? Kaya minsan tayo po, no, naiisip natin, bakit tayo nakakagawa ng masama? Kung sino pa nga yung maka-Diyos, sino pa yung palasimba, sino pa yung relihiyoso, sila pa itong nakakagawa ng masama o nai-involve sa kasamaan? Ito yung sagot, no? Mabuti naman tayo. Pawang kabutihan ang binigay ng Diyos sa atin. Kaya lang, sabi nga po, eh may kaaway ang Diyos eh. Di ba? Na ayaw niya tayong mapabuti. Ayaw niya tayong maging mabuti. Kaya, no, hindi hinusgahan ng Diyos ang bawat isa sa atin dahil sa ating mga nagagawang kamalian o minsan pagsuway sa kanyang utos. Kasi mas madalas, nakakalimutan natin ang salita ng Diyos at napapakinggan natin ang salita ng demonyo, ang salita ng kaaway, kaya tayo nakakagawa ng masama. Pero ano yung sabi po dito, no? Sa kauli-hulihan,
Ang sabi ni ng Diyos, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. At ang mga trigoy inyong tipunin sa aking kamalig. Kaya nawa po hanggang sa huli, hanggang sa kaduluduluhan ng ating hininga o ng ating buhay, pagsumikapan natin pakinggan, unawain ang naririnig natin mula sa Poong Jesus Nazareno dahil ito ang magdadala sa atin sa isang buhay na masaya, matiwasay at mapayapa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang marurupok at mahihinang tao, iniluluhog natin sa ating Amang nasa langit ang ating mga kahilingan dahil sa kanyang habag at pag-ibig. Hinangad niya na maligtas tayo at makarating sa karunungan ng katotohanan. Ang ating pong itutugon, Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinuno ng simbahan, naway laging gumawa para sa kabutihan ng mga kaluluwa, lalo na ng mga mahihirap at mga hindi pinalad, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga pinagkatiwalaang magdala ng katarungan, naway maging patas sa kanilang paghuhusga, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Bilang komunidad, naway makilala natin ang kabutihan sa bawat isa, kaysa magtuligsaan dahil sa kahinaan ng ating kapwa, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makatagpo ng kasiyahan sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos sa kanila, manalangin tayo. Mahabaging Diyos, buhayin mo kami sa iyong kabutihang loob. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa dakilang pagmamahal mo,
bayaran ka. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Ingat sa pag-uwi po.